na paitingyong buhay mo, kaya uniksi ang buhay mo, kaya nga nakalokolok at nakawendang-wendang ang buhay mo, kasi pinipigilan mo. Nilalabanan mo ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Ano naman natin? Now, sabi po ng verse, to be filled with the knowledge of His will. Balik mo nga yung verse. To be filled with the knowledge of His will. It means to grow, to learn. 10, 9, 9, 9. To, yan. Yung to be filled. Thus, we ask God to complete the knowledge of His will. Ibang, i-ano mo nga dun sa New King James. Sabi niya, yan, New King James yan. Okay? To be filled. The word filled is to level up. Mag-level up ka. You must level up in the knowledge of His will for your life. Listen. Okay. The word knowledge. Everybody say knowledge. And then the word wisdom. Everybody say wisdom. The word understanding. Say understanding. These three, no, works together to utilize the facilities of God's will in your life. Para maganap ang kalooban ng Diyos na maayos sa iyong buhay, kailangan mo itong tatlong ito. Now, what is knowledge? Knowledge is the information. Understanding is the apprehension. Wisdom is the apprehension. Wisdom is the application. You need this thing. In order for God's will, God's purpose for your life ay mapulit. Kailangan mo ng knowledge. Now, be careful. Be careful for knowledge. Not all knowledge is beneficial for you. Kaya nga dapat yung knowledge of God lang eh. Yung knowledge na nagmumula sa Diyos eh. Amen? Kasi may mga destructive knowledge. Hindi lahat ng binubuksan mo sa internet makakabuti sa iyo. Some are deceiving, misleading, and deceitful. That's why you need to choose what you need to put in your brain. Hindi lahat kakainin mo, lahat ng inilapag yan, no? Kasi